Ano nga ba ang amoy ng mga planeta sa ating solar system? Bigla na lang pumasok sa isip ko ang tanong na ito. Kaya naman, minabuti kong gawan ito ng pag-aaral. At talaga namang nakakagulat ang resulta ng pag-aaral na ito. May amoy medyas, may amoy nabubulok na itlog, at may amoy gunpowder. Ilan pa lamang yan sa mga halimbawa. Tunay na amoy ng mga planeta. Yan ang ating alamin. Unahin na natin ang Haring Araw kahit hindi siya kabilang sa mga planeta sa ating solar system. Ang ating araw ay walang amoy dahil ito ay binubuo ng 75% hydrogen at 25% helium. Ang dalawang elemento na ito ay walang amoy, kaya naman hindi mo kailangang magtakip ng ilong kapag aamuyin mo ang araw. Teka muna, disclaimer muna tayo. Walang oxygen sa kalawakan at sa iba pang planeta, kaya naman imposibleng maamoy natin sila ng aktwal. Ang mga amoy na ito ay base lamang sa komposisyon nila. Well, let's say mayroong oxygen para lang sa pag-aaral na ito. Tara, simulan natin. Unahin natin sa listahan ang pinakamalapit sa ating araw, ang mercury. Ito ay amoy gunpowder o pulbura sa mga paputok dahil mayaman ito sa iron, calcium at magnesium. Ikalawa ang Venus. Okay sana kung kasing halimuyak niya ang kanyang pangalan na Goddess of Love, kaso hindi. Ang Venus ay amoy na susunog na posporo dahil sa carbon dioxide at sulfuric acid vapor ng planetang ito. Ikatlo ang Earth. Well, nakatira tayo dito. Alam niyo na siguro kung anong amoy meron ang planetang tinitirhan natin. Depende yan kung sino ang katabi mo. Isama na rin natin ang ating buwan. Mayaman ito sa iron, calcium at magnesium. Kaya gaya ng mercury ay pareha silang amoy gunpowder. Napatunayan ito ng American astronaut na si Eugene Cernan na kasama sa Apollo 17. Sinabi niya na pagkatapos nilang gawin ang kanilang misyon sa buwan, agad silang bumalik sa kanilang sasakyan at paghubad niya ng kanyang spacesuit ay amoy gunpowder daw ito. O amoy pulbura ng paputok. Ika-apat ang Mars. Mayroon itong amoy na gaya sa kalawang o mga bakal na karaniwang matatagpuan sa mga junk shop. Dahil ito sa malaking porsyento ng iron, kasama na rin ang sulfur oxide at formaldehyde na matatagpuan sa planetang ito. Ikalima ang Jupiter. Ito ay amoy skunk dahil mayroon itong malaking porsyento ng ammonia. Kung hindi nyo alam ang amoy ng skunk, para itong gamit na medyas. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Okay. At isa pang nakakagulat na pag-aaral ang nagsasabing kapag nagpunta ka sa pinakailalim ng Jupiter ay hindi ganun kabaho dahil ang core nito ay amoy almond. Pwede na. Kaya kung pupunta ka rito ay huwag ka munang huminga sa atmosphere nito. Antayin mong mapunta ka sa pinakailalim. Ika-anim ang Saturn. Ang amoy nito ay pinagsama-samang amoy ng gasolina, medyas at nabubulok na isda. Dahil mayroon itong ammonia, acetylene, ethane, methane at phosphine. Isama na rin natin ang Titan, isa sa mga buwan ng Saturn. Dahil mayaman ito sa titanium, ito rin ay amoy almond. Bango! Tara, dito na lang tayo sa Titan. Ang ikapito natin ang pinakamabaho sa lahat, ang Uranus. Para itong itlog na 30 taon nang nabubulok. Ang sinumang makaamoy nito ay maaaring mamatay sa loob ng 30 minuto lamang. Ganun kabaho. Kaya nga kung ako makaamoy nito, baka hindi ako abuti ng 30 minutes. Dahil ito sa mataas na porsyento ng hydrogen sulfide na meron ang Uranus. Ang hydrogen sulfide ay sing amoy ng nabubulok na itlog. Ang mataas na porsyento nito ay maaaring makasama sa atin. Oh no! Hydrogen sulfide? Kaya pala hindi kita nakita sa Dr. Stone. Hindi ka pala kailangan ni Senku.
Dahil dito, ang Uranus ay tinaguri ang pinakamabahong planeta sa kalawakan. Ikawalo ang Neptune. Ito ay may amoy ng gaya sa mga seaweed sa karagatan. Ang Neptune ay mayroon ding hydrogen sulfide pero hindi ganun kataas gaya ng sa Uranus. Kaya hindi siya ganun kabaho. Para lang siyang malansang halamang dagat. Ikasyam natin ang Pluto. Mayaman ito sa iron, calcium, magnesium. Kaya gaya ng Mercury at ng ating buwan ay pareha silang amoy gunpowder. At bilang bonus ay isama na rin natin ang amoy ng kometa at ng outer space. Ang kometa ay pinagsamang amoy ng nabubulok na itlog at ihi ng kabayo. Ang space naman ay singamoy ng nasusunog na karne o nasusunog na pagkain. Dahil ito sa charged particle na nanggagaling sa araw at nagiging bahagi ng solar wind. Amazing! Alin sa mga ito ang nagustuhan mo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. O siya, para sa ating huling mensahe, araw-araw maligo para hindi magamoy nabubulok na itlog. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.